Yo mga kalapatid, good morning and welcome to our channel. At kung mapapansin ninyo guys, hindi maganda ang panahon. And ayun nga, mukhang di tayo makakaalis para gawing ating project para sa loft extension ng isang kaibigan natin na kalapatids. So kaya dito muna tayo sa bahay. Hindi ko alam kung mayroong bagyo guys, pero ito yung feeling ko matindi to, no? Kasi walang hangin, puro tubig, puro buhos lang. Enjoy guys, oh. Enjoy ng mga kalapate natin guys, yung tubig. Ligo. Gustong-gusto nila, oh. Ooh. Isang tip guys, mga alaga natin, no? Huwag niyo masyadong okay, masyadong matakot na sila ay inalilipad ninyo sa panahon na maulan, no? Kasi kapag inililigo niyo sila sa panahon ng mga ulan, yung adaptability or kakayanan ng kalapate ninyo mag-adjust o umayon umayon sa sitwasyon is tumataas, no? At nagkakaroon sila ng mas malaking tsansa na talagang mapamainit o mapamalamig na rays o maulan na rays, matubig na rays is mas kayanin nila. Tsaka tingnan nyo yan, oh. Kanina pa sila babad na babad sa ulan, pero yung feathers nila guys, kung mapapansin ninyo, is hindi pa ganun kabasang-basa, hindi pa ganun ka gaano sumisip-sip ng tubig. It means na maganda yung balahibo nila. Naangat-angat ko. Kaya pakawalan nyo rin sila pag umuulan. Ingat lang tayo kapag sobrang lakas ng hangin. Kasi syempre pag sobrang lakas ng hangin, medyo challenging sa mga ibon yan. And probably kapag malakas ang hangin, pumipersa sila ng pagaspas. Okay, sana yun. Kaso nga lang, malaki ang possibility nilang bumangga sa mga wires, sa mga sanga ng puno. Ayun eh, kapag talagang sobrang lakas ng hangin. Sarap ng ligo nila. Warat na yung bung natin guys. Sulod-sulod ba naman yung bagyo eh. Liwasak yung telon natin. Mamaya angat na yan mga kalapatids. Silipin natin yung iba sa baba. So ayan sila nagpapatuyo. At ito naman mga binatili natin dito. Bababa eh. Ano? Di pa naliligo, nang bababa na, parang ikaw. So ayan. Dito.
Ang dumi ah. Kaya check nyo yung kulungan nyo kung nababasa yung loob, yung droppings. Ayan. Ito, basta kayo dyan. Nagawa na natin yung tungtungan nila. Ginawa natin ng simpleng tungtungan, guys, para hindi na mahirap ano, linisin. Ito. Doon may naglalaro sa ilalim. Kita nyo ba? Dalawang naglalaro doon. Bahay-bahayan. Parehong babae, pero nagaharutan, mga charut. So, yan. Mga barako natin, oh. Sasabak natin sa pan ration. OB category. Ito, guys, dadalhin ko na to dun sa ano, tropa ko. Heramin niya daw. Breeder na to na barako. Kaso, hindi ko alam kung mayroong bagyo eh. Oh. Isang araw pa to, ganito yung panahon eh. Na medyo tagilid. If ever na di tayo makakapunta sa agawin natin ngayon, baka sikasuhin na lang natin yung mga pintuan ng loft natin dito. Ayusin na natin yung mga pintuan. Uy, puro ipot na to ah. Dito talaga si Neto, yun. So, yun guys, simpleng tip lang yun. Pag nag-uulan, huwag matakot magpakawala ng ibon. Pero syempre, kapag sobrang lakas ng hangin, yung hangin ang bantayan ninyo, huwag yung dami ng tubig. So, yung mga kalapate, mas makikita nyong nakakondisyon sila kapag yan mga nag-e-enjoy sa tubig. Yung talagang nag-ano, naglililigong maigi. Nagbababad sa tubig. Kaya, hayaan nyo lang sila maligo, no force baiting. Yan. Ang force baiting ginagawa lang kapag natanggal kayo ng kuto, guys. Pero kung di naman kayo magtatanggal ng kuto, ipag-ready nyo lang sila ng paliguan or kahit umuulan, pakawalan nyo sila pag naligo sila, huwag nyong pigilan. So ayan guys ha, from Pigeon Hobby Tube by Fancier Loft. Tolay lo po.